guys, for today's video, ayoko sanang magganitong klaseng content. Yung ano, yung parang pinupuna yung content ng ibang tao. But naano kasi ako dito, parang niloloko niya yung mga nanood sa kanya. Hindi naman totally niloloko. Ganito kasi. So, merong isang online dating app, which is yun yung pag-uusapan natin ngayong araw na to. However, nung napanood ko siya, nire-review niya, parang sabi ko, hindi naman ganun yung ano, sinubukan kong gawin doon. By the way guys, ang pangalan ng online lending app na to ay Instant Loan - Online Easy Loan. Parang ang haba ng pangalan, di ba? Pero yun yung nireview. And then, yun yung pangalan din na nasa Play Store. Yung ginawa niya, parang kulang yun. Hindi naman sa mali. Kulang, tapos medyo pretentious. Okay, so sabi kasi dito sa online lending app na to, parang sabi niya, you can loan as much as 40,000 pesos. And itong 40,000 pesos na to, is yan daw yung in-offer sa kanya. And hindi niya kinuha kasi sobrang laki daw ng offer. Eh parang kulang. Kulang yung video niya. Either hindi niya natapos talaga yung process, kaya iniisip niya 40,000 yung offer sa kanya. Or in-stop niya lang doon sa offer sa kanya na 40,000 para naman magmukhang wow, ang laki ng offer sa kanya. So hindi ko alam kung alin doon, pero kayo na lang bahala mag-decide. Pero in this video, i-correct natin yon kasi medyo setting of wrong expectation yung 40,000 na yan. So pag-usapan natin si Instant Loan - Online Easy Loan. Ayan, haba ng pangalan. So sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here on my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, yun yung pangalan, ang haba, di ba? Instant Loan - Online Easy Loan. I-search nyo na lang sa YouTube, makikita nyo kung sino yung mga nag-review dyan. And maybe your hunch is correct. Okay, pag itatype natin to si Instant Loan - Online Easy Peso sa Google, eh wala tayong makikitang ganitong website. So yun yung una, so wala siyang website. But meron siyang company or corporate name na naghahawak dito sa app na to, which is si Micro.Lending Corporation. So kung isa-search naman natin si Micro.Lending Corporation sa Google, yan, wala din siyang ano, website. Check natin yung Google Play Store niya para makita natin kung ano ba yung ina-advertise talaga sa kanya. So ito yung Micro.Lending, ito yung mga apps niya, featured apps, Instant Loan, Online Easy Peso, at si MF Cash. But check na lang natin si MF Cash later on, pero feeling ko copy-paste lang din siya. Okay, so ito, Instant Loan, Online Easy Peso. At sabi ito, easy repayment, super easy review, super high pass rate, multiple quotas available. Check natin yung about this app. Ito, sabi niya, corporate name niya daw ay Micro.Lending Corporation. And then, sinerge ko siya sa SEC website and nandun naman talaga siya. Nakita ko naman yung company na Micro.Lending. But dun sa mga apps, hindi available yung si Instant Loan. So, baka mga bago tong app na to, kaya hindi siya nakikita dito sa SEC website. But, yeah, Micro.Lending yung may hawak sa kanya. Ito daw yung, ano, yung product information niya. Yung loan amount is 2,000 to 30,000. So, parang hindi rin updated kasi sabi up to 40,000. Loan term daw niya ay 130 days to 360 days. APR niya is 10% to 24%. So, dito medyo nakakainis yung kapag nagsisinungaling kayo. Dito ako naiinis eh, yung niloloko nila yung tao dahil 10 to 24% lang daw ang APR nila. Ano, mas okay ka pa kay Mabilis Cash, kay One Hand, kay Atome? Yun yung kinaiinis ko sa mga ganito eh. Napaka straight deceiving sa mga hindi nakakaalam kung ano ibig sabihin ng APR. Yan, yung pagka-calculate ng interest rate. So, again guys, hindi ko kayo tuturuan mag-apply dito. Pero, pag ginamit nyo to, sinubukan nyo, which is I won't recommend. Makikita nyo dyan na magkakaroon kayo ng offer na 40,000 pesos. Tapos, itong 40,000 pesos na daw na to ay equally mo siyang babayaran sa loob ng 12 months. Parang sinasabi ng app na ito yung loan mo, pero kapag nag-apply ka na, pag sinabit mo na yung submit or apply, eh hindi yan yung makukuha mo. Babagsak yan sa minimum ng 1,000, 2,000, or 3,000 pesos. Ine-expect mo 40,000, tapos biglang ganito pala, tapos magugulat ka, ang taas ng interest, tapos hindi equal repayment in 12 months. Napaka, hindi ko alam kung anong term yung sasabihin ko, pero kayo na magsabi kung anong term yun. Okay, tingnan natin yung
review. Ito mga most relevant, 1-star, galing kay Princess Anyonuevo. Sabi niya, this loan app is a scam. It initially advertised as 0% interest. So I applied. I thought the deduction would be minimal and it stated that I would receive 11,000 pesos with a small amount deducted. Oh, yun kasing pinapakita dun sa app. Pero kapag in-apply mo na, babagsak yung ano loan amount mo. However, when it was processed, the loan was only 2,500. And I only received 1,500. The deductions were huge. If you truly need money, don't use this loan app. You'll end up in even more debt because they take a large chunk of money, leaving you with very little. Lesson learned. Oh, ito. Para may calculation tayo. Galing kay Chris Ray Kadag. Ito lang, 1024. Don't ever try to install this app. Lesson learned for me. They initially tell me I can loan for 10,000 pesos with monthly payment. Oh, diba? With monthly payment. And end up with just 1,200 with the 500 deduction on it for only 7 days to pay. That's a scammer move. There was no option either that the 700 was deposited immediately in my account. Now their agent is harassing and cursing me to even pay even if it wasn't the due date yet. Sabi niya, 1,200 daw, 500 deduction, and 7 days. So basically, 700 pesos yung loan niya, and then yung deduction na 500, pinalabas nila as processing fee. Hindi nila pinalabas na interest yan. Kaya parang ang total loan amount is 1,200. So, hindi natin gagamitin yung 1,200 kasi kahit hindi nila sabihin, alam naman natin na yun na rin yung interest eh. Okay, so gamitin natin 700 as a principal kasi yun yung amount na na-receive niya. 700 and then ang interest niya ay 500 dahil maging 1,200 babayaran niya in 7 days. 500 divided by 700, it would give us 71.43%. Divide natin to by 7 days, it would give us 10.20% per day. I-multiply natin to by 365 days, we will arrive at 3,724%. Kahit sabihin siguro natin, gamitin natin yung calculation na 1,200, sige, pagbigyan natin para bumaba daw yung ano percent APR nila. So 500 divided by 1,200, it would give us around 42% divided by 7. It would give us around 5.95%. I-multiply natin by 365 days. Nasa 2,172. So, either way, kahit anong gamitin natin, sobrang taas pa rin talaga ng interest. So, nakita din natin dito sa comment ni Chris, eh, hinaharas daw siya and kino-curse pa daw siya. Cursing me, yung sabi niya. O, ito pa, kay Micaela Legaspi, I don't recommend this app. They harass you and the interest is so high. O, diba? Ito nga, ano, kay Jeff Guerra, sabi niya, negative 10 star. It's a full scam. Ayan. So, my point really here is that kung content creator ka, you should be responsible naman in sharing information. Kasi when you say na ito yung binigay sa'yo na 40,000, tapos hindi ka nag-loan kasi sabi mo, anlaki, eh hindi mo man lang din chinek yung mga feedback ng mga customer. Na para malaman mo na yung pinakita sa'yo doon na amount na 40,000, o yung iba 11,000, yung iba 10,000, is hindi yun yung makukuha nila. Biglang bababa yung principal na binigay sa'yo. And there's no way for the customer na i-cancel. Kasi automatic, pag sinubmit mo yun, isi-send na kagad sa'yo yung loan amount mo. Parang hindi ka na makahindi. As a content creator, we really need to be careful sa mga pinapakita natin sa mga viewers natin. And sa mga viewers naman, lalo na sa community ko, I really hope na you would not fall into this kind of incorrect information na nasa internet. Sana magamit nyo po yung information na sinishare ko kung paano i-compute yung APR para hindi po tayo maloko. I will not go further than this, but yun lang talaga yung essence ng video ko is tamang setting of expectation. And sa mga viewers na huwag ka agad maniniwala sa mga content creator, you also need to do your due diligence to further review and calculate. Okay, for our question of the day, what do you think of this mga content creator wherein may sinishare siyang information and you know na mali? Do you get turned off dito sa content creator na to at hindi mo na siya papanoorin? Or you would still support this content creator and correct that content creator? Let me know sa comment section sa baba kung anong gagawin nyo. Ako guys, I want to be corrected. Kung may mali ako nasabi, well, please do correct me. And definitely, I'll be issuing another video or what to correct those misinformation na nasabi ko. Kasi I'm very much liable dun sa information na sinend ko. Yun lang naman for today's video. But before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Adzeri. Shoutout po Kuya Pat. Thank you for sharing this kind of vids. Sharing is caring. Adzeri, shoutout po sa inyo. Maraming salamat din po sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos.
Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up. And if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sabihin yung subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!